YouTube channel. Today pala guys, pag-usapan natin kung paano ko kumita sa Facebook kahit nasa bahay na ako. Oh yes. Diba guys, siguro lahat naman tayo may Facebook na. May madaming mga friends, ganun. Yung kumita pala ako guys, nagbibinta ako online. Kahit wala akong kapital. Kasi, pag ka lang talaga yung matyaga ka, mag-post, yung always ka mag-post ng mga items dun sa Facebook account mo, tapos meron ka mga friend guys, so makikita nila yung mga ina-upload mo everyday. Tapos guys, kung saan ko ito pinukuha yung mga items ko guys, meron akong supplier na taga Maynila, kasi taga Mindanao ako. Siya yung pumupunta lang sa Divisoria, Baclaran, para kunin yung mga orders ko every week. Yes, every week. Tapos, yung supplier ko, may group chat siya. Doon niya sinisend yung mga items na available. Tapos, kinaka-paste ko siya, guys. Tapos, ina-upload ko siya sa Facebook account ko. So, everyday talaga, nag-upload siya ng mga items. So, mas dapat matyaga kang mag-upload. O, kasi, para maigan niyo yung mga friends mo sa Facebook na mag-order ng items sa'yo. First, guys, di pa masyadong mabenda yung mga items ko. Pero di ako nag-give up. Upload pa rin ako ng upload hanggang sa mayroong mag-order sa akin mga 5 to 10 items. Tapos, iipunin mo yun guys, yung mga items. Tapos, i-compute mo yun kung meron ka ng meron ka ng kita. Kasi, yung post ng supplier mo, halimbawa, yung dress worth 280. So, ikaw na po bahala magpatong dun kung magkano yung ipapatong mo yung hindi ka malulugi kasi mayroon pa ang shipping fee sa GRS. So, katulad ko, yung 280 ko, gagawin ko yan siyang 360, 390, ay 380, ganun. Papatong ko ng 80 to 100 per items. Pero yung magagaan lang na item tulad ng mga lipstick, ganun. Konti lang yung patong ko kasi magaan lang naman siya. Pwede lang naman isa-check ng supplier yun. Pero yung mga mabigat tulad ng mga wardrobe, yung mga sapatos, dapat talaga ang patong mo dun nasa 150 to 200 para hindi ka lugi. Kasi malaki yung babayaran mo sa shipping fee eh. Kasi tulad sa akin, Mindanao, yung shipping fee ko, yung 3 kilos, 280 na yun sa GRS. Pero kung mabigat yung items, tulad merong wardrobe, aabot talaga yun ng mga 300 plus, 400 ganun. So, dapat talaga, compute mo talaga siya para hindi ka malulogi. Ganun po yun, guys. Yun yung ginagawa ko. Kahit wala ka kapital, pwede ka mag-online seller, mag-seller, magbinta online. Pero, dapat, payment first ka muna. Oo, sa mga suki mo. Para, kahit wala kang kapital, ma-order mo siya sa supplier mo every week. Yun siya, guys. Yun yung maganda. Magpa-payment first ka muna. Pero sa akin, hindi eh. Ako, COD, cash on delivery ako. Yes. I-order ko siya every week. Tapos darating siya sa akin ng mga... Kasi sa GRS eh, 3 to 4 days working days lang. Oo, walang Sunday kasi. So, Monday to Saturday, open ang GRS to sa amin. Yun din lang guys, kahit nasa bahay ako, may income ako. Yung every week ko may kita ko ng 500 to 1,000.
So okay na siya, guys, 'di ba? Kahit 'di ba, 'di ba tayo magpapaluto sa Facebook natin kahit wala lang, hindi mo na sa mga sa news feed natin kung anong mga new. Pero ako ginamit, pero ako ginawa ko, nagbenta ako online kasi sayang yung load ko, iba. Load ka nang dito kasi sa Mindanao may Facebook din, sa TikTok and text, so trades na yun. So yun ang ginagawa ko, nagbenta na lang ako kaysa naman na wala lang, Facebook ka lang pero hindi ka naman kumikita, di ba, guys? Isipin niyo yun, makakatulong kayo sa mga asawa ninyo, kahit pa sa bahay lang kayo, may kita kayo, pang dagdag rin, pang bili ng ulam, pang baon ng mga anak nyo. Yun siya, guys, i-try niyo yun. Marami naman mga suppliers sa Divisoria o meron sa Facebook. Research, hanapin nyo lang, guys. Makahanap kayo ng mga supplier na hindi scammer. Siyempre, iwasan nyo yung scammer. Yun lang, guys, for today. Sana may nakakuha kayong idea para magbenta kayo online. Thank you, guys, pala sa nanood ng mga vlogs ko. Thank you, thank you. Yan lang, guys. Bye.